nakikilala. Inistorbo mo yung tulog ko, tapos natawagin mo akong nay! Teka, nay, nay, makinig ka nga sa akin, nakulit nyo! Hoy! Ang kapal naman ang mukha mo! Di hamak mo masuklubang ka kaysa saan, tapos natawagin mo akong nay! Pwede ba lumayas kang malayas ka? Teka, nay! Makinig kayo sa akin! Aba, gusto mo ba pahabol pa kita sa aso? Lumayas ka nga! Nanay-nay ko dyan! Kapal ang mukha nito! Sama talaga ng ugali nitong nanay ko! Parang nagbabago na yung boses ko. Tuloy na ba ako nagiging matanda? Hindi. Hindi na kasalanan mo to. Hindi maging matanda! Gaano katanda ba ang naging itsura mo? Sobrang tanda. Kaya nga hindi ako nakilala ni nanay. Ayaw papasokin ang bahay, hindi tuloy ang makapasok. May malaking bato dyan, sa kanan, sa may labas. May spear key na nakatago doon. Ayun naman pala eh. Bakit ganyan nyo lang sinabi? Teka, hanapin ko muna. Dito ko muna. Kami ng bato. Eh, sa wakas! Ito si sinani. Parang maniwala kayo makinig. Gagawin ko. Umuwi ka na dito. Pagalingin mo na ako. Hindi ko kayang ibalik ang dati mong anyo, Lucille. Bakit naman hindi? Dahil hindi ko kabisado yung kapangyarihang tumama sa'yo. Baka lalo ka lang mapahamak. Anong gagawin ko, Tita Cora? Naramdaman kong unti-unti na ako kinakaya ng kapangyarihan na kalukob sa'kin. Ibig sabihin yan, kapag hindi mo yan naagapan ay permanente na yung pagiging matanda mo. Ha? Hindi. Hindi pwede to. Kasalanan to ng lintik na Angela na yan eh. Sa tingin ko, ay hindi niya sinasadya. Ano hindi sinasadya? Ano yun, aksidente? Hindi niya pinlano. Ang nangyari sa'yo ay epekto ng pwersang ginawa ni Angela. Pwedeng hindi niya alam na yun palang epekto nun. Eh di pwede niya pala itong bawiin. Hindi. Dahil hindi niya ito kusang ibinigay sa'yo. Hindi ka niya pinarusahan. Yun ang sumpa. Yun ang pwedeng bawiin. Ha? Mintik naman. Ano nang gagawin ko? Ano nang lunas dito? Ang libro. Nandun ang makakatulong sa'yo. Kailangan makuha mo yung kay Angela. Ikaw matanda ka? Paano ka nakapasok dito, ha? Lumabas ka nga! Lumabas! Lumabas ka rin! Cellphone ni Lucille na! Sede, si Cora to! Tigilan mo yan! Dahil yan ang anak mo! Siya si Lucille! Yang matandang babaeng yan, ang anak mo! Ano? Hindi ka naman siguro bingin, Nay, no? Lucille? Kaya, Nay, kagabi pa kayo namumuro sa akin. Hinayaan niyo ako matulog doon sa labas. Di kasi kayo nakinig sa akin, eh. Eh kasi naman anak, nakainom naman ako kagabi tapos bigla ka susulpot ng ganyan. Eh talagang hindi kita makikilala. Anak, ano nangyari sa'yo? Bakit bigla ka naging thunders? Ay, mahabang kwento. Eh basta may plano na ako. Ang hindi ko na lang alam kung nasan si Angela at Gerald. Hindi ko alam saan sila nagpunta. Akong bahala sa'yo, Lucille. Meron akong ituturo sa'yo. Nomine tenebris. Atmos me. Sequimini. Oh, anak! Okay ka lang ba? Oo, Nay. Okay lang ako.
Mukhang mahina lang ako gawa nitong pagkatanda ko eh. Hingin natin yung kapangyarihan. Eh di hinahinay ka lang. Baka mamaya kasi makabalik ka sa dati eh, matuluyan ka na. Hindi ako papayag na mamatay ng hindi nakakaganti sa kanila. Lalo na dyan sa Angela na yan. In nomine tenebris, at mos me, sequimini. Ang galing mo naman, anak. Pati iba na, papasunod mo na ngayon. Hindi ko na pwedeng ulitin yung orasyon na yun, Nay. Hindi nakakayanin ang lakas ko. Eh, ano ba sabi ni Tita Cora? Sa pamamagitan nitong damit ni Gerald, mahahanap natin kung nasaan siya. At kung nasaan si Gerald, nandun din ang hayop na si Angela. Malalaman natin kung saan sila nagtatago. At yung hinahanap kong libro. Kaya kapag nasa akin ang libro na yun, humanda talaga sila sa amin. Ano ba kasi ipapakita mo sa akin? Basta, maganda ito. Sumunod ka na lang. Yeah. Tara mo kasing tanong eh. Siyempre. Ayan. Malaman. Tara! Binili mo akong motor? Hal, hindi ito para sa'yo. Para kay Sir Renato to. Para kay Daddy yan? Ang ganda! Lakas to. Sa totoo lang, naghahanap ako ng sasakyan para sa kanya. Pero sa ngayon, siguro ito muna. Naisip ko kasi, hindi naman pwede ako lang may sasakyan sa atin lahat. At alam ko nahihiya si Sir Renato tuwing sinasabay ko siya papunta sa bayan. Kaya, sa tingin mo, Hal, magugustuhan niya to? Hal, oo naman. Ang thoughtful kaya nitong binigay mo sa kanya. Alam mo, Hal. Napakaswerte ko sa'yo. At ng pamilya. Nako, ako ang maswerte. Dahil malapit na kita maging isama. Gusto mo subukan? Sige. Huwag. Sige. Pero magugustuhan ni Tito Renato to kasi malakas yan. Pahinga mo ha. Okay, di ba? Ano ba naman to? Wala nang ang internet. Ang hina pa na signal. Ay! Ano ba? Ba yan? Ibong malaki! Hoy! Alis ka nga! Layas! Layas yan! Aba! Ang tigas ng ulo mo ah! Para kayong anak mo sila! Layas! Teka! Tinititigan mo ba ako? Nakatingin ka ba sa akin? Ay, nagagandaan ka sa akin, no? In nomine tenebris, at mos me, sequimini. Lucille! Lucille! Ito na ata yung pet mong birdie!
Lucille! Lucille! Lucille, dali! Lumabas ka, dali, dali! Yung pet mong birdie, ayun, oh! Saan? Ayun, ayun! Et purete, prefere, adme. Ano ang balita mo sa akin? Mabuti.